Wala kang pagitan. Kung press man lang, gano'n. Okay, sige, compress, compress. Okay. Sino po yung ngayon lang ako nakita? Taas kamay. Yung ngayon lang, be honest. Bakit wala bang TV sa inyo? Okay. Well, para po kayo ay makarelate sa akin, sino yung naka-attend na ng mga NDO? Taas kamay, mga naka-attend na. May idea na. So, ganito. Dahil kayo ay lahat ay baguhan, meron akong gagawin na kakaiba ngayong gabi nito. So, sino muna ang gustong yumaman? Taas ka yes! Yes! So, ganito, almost 90% na nandito, 95% ay ngayon lang ako nakita. Tama ba? Yes! Sagot, tama mo? Yes! Okay, so para maganda po ang ating connection, magpakilala ako ng maayos sa inyo. Ayan, so... I'm Mike Macroon from Indang, Cavite. Ang bahay po namin malapit lang sa Tagaysay. Mabilis ka tumakbo, 15 minutes lang nasa Tagaytay ka. Who cares? Ayan. After ko po kumraduate ng college, ang naging trabaho ko ay naging auditor ang siguro maganda, hindi na magamit ko. Ang gagawin ko ay ipapakita na lang ang iba para mas makarelate sila ay ito na. Okay? I-off na naman. Hindi, huwag mo kasi may mapakita ako sa kanila yung mga macho yung katawan. Yes! Hindi ko na gagamitin. Okay naman yun eh. So, after ko po graduate ng college, ang first job ko po, naging auditor ng isang malaking company. Auditor of Tagaytay Highlands International Boat Club Incorporated. Masaya maging auditor. Bakit? Kasi kahit yung mga bossing takot sa'yo, na-audit mo kasi ginagawa nila. Kaya lang nakaboard maging auditor. Ito pa, ipapasok ka po ng computer, po ng papers, at kaya nakaboard yung mga kasama kong babae, hindi na makagandahan ang mukha, papati pa sa'yo. Good morning, Mike. Anong morning ang pangit mo? Ayaw ko po ng pangit kasama. Kaya nung ako po ina-board na maging auditor, nag-apply ako sa SM. Sino na po nakapunta sa inyo ng SM? Kahit anong SM? Makakita na ng SM. Nag-apply ako sa SM. Siyempre, dahil aking buwan, natanggap agad. Hoy, umaingay! Tinanggap ako ng SM as Customer Service Supervisor. Alam niyo yung Customer Service, marami siyang section na hawak. Ayan. Pag nakapunta kayo ng SM, i-observe niyo siya. Hawak po ng SM yung Customer Service ay yung section na Merchandise Returns, Package Counter, Gift Wrapping, Information, Operator, Bills Payment, yung mga bayaran ng mga Globe, Smart, etc. At lahat ng mga complaints under yan ng customer service. Pero yung pinaka-paborito ko po na section ng customer service, yung merchandise returns, yung palitan ng damit. Alam nyo, para makalilate kayo lalo sa akin, magkwento ako ng dalawang bagay na hindi ko makalimutan nangyari sa akin sa SM na ako'y empleyado. Isang umaga, may pagkaganda-gandang babae, ang sexy, ang puti. Tapos labas yung ganito. Pag tunay ka lalaki, mapapatingin ka talaga. Kaya lang, mainit ang ulo ng babae. Maghanap ng bisor. And that time, ako'y naka-duty. Ikaw ba ang customer service supervisor? Yes, ma'am. What can I do for you? Palitan mo ang panty na binili ko. Kasi hindi kasa sa akin. Ma'am, I'm sorry for hygienic reasons. Hindi pwede palitan ang panty trim ko. Ganitang ka. Kasi hindi ko naman ginamit eh. Ma'am, I'm sorry. Hindi ko talaga papalitan. Anong ginawa nyo? Pinuha si panty. At hinagi sa akin. Sa'yo na yan. Kita-kita ko yung parating yung panty. Whoops! Alam niyo, during that time, bumaba yung self-esteem ko. Kung mo ba empleyado lang ako, ha, pwede mo na akong magsagi sa mga panty. Matigit sa lahat. Tama ba na nanahagis ang ng party ng kapuhan? Yes! Kaya umamuti ako sa babae. May party. Kaya, nasambot ko po yung isa. Pagsambot ko ng party, sabay pasok sa stock room, saka ako nalang inaboy. Supreme Court agad. Termos daw nabasa.
masipag po ako. Nag-OT. Nakisama sa mga managers, sa mga co-employee ko, sa mga subordinates, etc. Pero ang napansin ko, sa lahat ng kasipagan ko, lagi akong may award. Naging outstanding employee. Laging ang appraisal ay outstanding. Pero good news, kahit sa bisikleta, wala akong nabili. Naging masipag naman ako. Lahat-lahat ay ginawa ko. Until one day, isa po sa mga rank and file ko ay nagne-networking at nanlilisik ang mga 12:30 ng tanghali. Gigil na gigil. Sir! Good morning! Anong morning? Tanghali na, sir, sa negosyo namin laging morning. At sir, umatid ka ng seminar at yayaman na tayo. Anong yayaman? Yung utang mo, bayaran mo sa akin. Pero ngayon, parang yayaman daw. Sabi ko, ano kalokohan yan? Umatid nga ako ng seminar. No, ako yung umatid ng seminar, pangatlo ako eh. Tatanda ko yun. Parang 1, 2, 3, pangatlong row. Yan yun, 6 years ago. Nung ako yung umatid ng product demonstration, tsaka ng marketing plan, habang ako nakaupong ganyan, ang nasa isip ko, may pansit kaya after nito. Talaga kayang yayaman ako dito. Yun po yung nasa isip ko, habang nakikinig ako ng seminar. And good news, nung narinig ko po yung buong presentation ng AIM Global, hindi po ako nakatulog 3 araw. Alam mo kung bakit? Mamaya ang kwento. So ano ang nangyari sa akin? Nung nag-start na po ako sa AIM Global, inalam ko muna lahat ng mga trainings. So inatenan ko ang daming beses, yung product demonstration, yung marketing plan, itong ganito. Lagi ako kumaten. Good news, natuto agad ako ng mabilis. 1 week, 2 weeks, pinakinggan ko na pinakinggan yung mga speaker. At ang pinaka-good news, naging speaker din agad ako in less than 1 month. Yes. At ang pinaka-good news, tinodo ko na ang AIM Global. Ano po nangyari sa akin? In my 2 months time, nakabili agad ako ng Honda Civic na kotse. In my 5 months time, nakabili po ako ng condominium. Para pa kayo naman. Tapos nakapagpatayo po ako ng malaking bigas. Ang bigay ko lang sa Naya Talo. Para pa kayo naman. Tapos nakabili ako ng talangkay. Malaking farm. Para pa kayo naman. Tapos nakabili ako ng 3 kumpers sa tax na lupa. Para pa kayo naman. Tapos ako ikalungkot sa buhay ko. Bumili ako ng pick-up na Estrada pang papawi lang ng kalungkutan. May kalampakan niyo naman. Kung Pilipinas ay naipunto na po, walang lugar sa Pilipinas na hindi ko narating. As in lahat. Walang airport sa Pilipinas na hindi ko nalapagan. As in lahat. Alam niyo ako yung mahilig mag-jogging. Isang umaga na isipan ko mag-jogging sa Great Wall of China. At karungin, nag-jogging talaga. Ganun pala kapag yumaman at mayaman ka. Yes. Well, para makarelate kayo, bago ko simula itong training natin, yung NDO, para makarelate kayo, magpapakita ako ng mga ilang pictures sa inyo. Kaya ako ito papakita sa inyo dahil ito ang pwede nyo puntahan. Ito ang pwede nyo marating kapag ginawa nyo ito. Seryosohin nyo ang training na ito dahil marami kayo matutunan. 6 years ago, ako ay nakikinig lamang sa training na ganito. And ngayon, ako na ang may malaking resulta. Kung sino mo magseseryoso ngayon na makinig ng tono nito, maniwala kayo sa akin, one day, magyayari sa inyo yung nangyari sa akin. I-interpret ko po sa inyo isa-isa. Okay? Hindi. Yung i-accept mo yan. Hindi na ako ang gagamit nito. Kasi madali naman yan eh. Exit. Tingnan mo yung files na termong, yan, yung mic. Yan. Ikaw na lang mag-operate. Okay. Ito po ay kuha sa Coliseo. Nagpunta ko, alam niyo yung gladiator. May gladiator. Noong unang panahon, pag natalo ka, makakain ka sa leon. Dito yan. Matanda pa yan kay Jesus Christ. Okay, game. Yan. Bilisan natin. Yan, downline ko from Singapore. Negro. Okay. Ito po ang kotse. Ito ay nagpa-picture ako dyan. Nung ako ay nagpunta ng Doha, Qatar.
Umikot din kasi ako ng Middle East. Maraming bansa sa Middle East. Naikutan ko. At nung ako po ay nagpunta dito, nagpa-make sure talaga ako. Alam niyo kung bakit? Yan, mga Arabic, Arabic, Arabic. Bumili ako ng pabango. Maliit lang. Ang raffle light ito, isa lang ang sinasabi ng bansa nila, sobrang yaman nila. Biloy niyo, sports karagat ng raffle, ay maliit lang na pabango. Sa Pilipinas, anong raffle light? First prize, isang sakong bigas. Second prize, rice cooker. Nakakapwisit, di ba? Ang hirap talaga natin. Sa kanila, simple, rapulan lang po yan. Ganyan talaga. Ay, 40 million na sasakyan. Imagine din po yan. Okay. Oh, ayan, nakapaglaban ako sa gladiator. Okay. Ito ay kuha sa Lugano, Switzerland. Yes. Oh, kaya pala, ang kanilang flag ay cross. Ha? Kaya pala may Red Cross trivia lang. Kinuha sa river nila na Hugis Cross. O, yun lang. Oh, ako po ay 6 na beses na nakapunta ng Hong Kong. Pero ito yung pinakamasaya kong pagpunta ng Hong Kong. Dahil ang mga kasama ko, lahat kami ng iba-ibang bansa. International kami lahat. At tira nyo ito. From New Zealand. From China. From India. From Canada. From USA. From Philippines. Yeah! Ganito ang itsura ng France kapag nakarating kayo sa France. Ganyan-ganyan. At napakaganda po. Puti-puti at higit sa lahat. Yung mga kahiyan na yan. Ang ganda, ang ganda. At nung nakarating ako dyan, alam nyo, itsura ko, good time. Hindi ako makapaniwala. Ganito po ang aking mukha. Sa Pilipinas kasi, alam-alam sa Pilipinas, di ba? May mga gulong sa bubon. May mga gulay. Kanila, puro puti, oh. At ikan sa lahat, kaya po ako napaliwa. Nakita ko yan. Kasi, naalala ko na naging start ako sa InGlobal. Naalala ko, doon ang sabi ng mga kaibigan ko, hindi raw ako yayaman sa ganitong negosyo. Ang sabi ng best friend ko, ang tanga-tanga mo, I'm sorry for my word. Bakit sumali ka sa networking at in global pa? Eww! Gumaganya-ganyan pa eh. Wala rin yung mayaman sa ganito. Kasi daw ito ay trabaho lamang ng mga walang magawa at walang pinag-aralan. Eh ikaw naman ay may pinag-aralan, sabi sa akin. At ikaw sa lahat, bakit pinagpalit mo ang SM? Dapat ikaw ay manager na. Bakit pumunta ka dyan? And sabi ko naman, igalan niyo aking desisyon. Dito ako yayaman. Well, ang mga kaibigan ko, mga kamag-anak, negatibo. Kaya naman negative, naintindihan ko sila. Siyempre, nung nag-i-start ako, naka-tricycle lang, naka-jeep. Pagdarating ko sa bahay nila, power-power ako. Grabe, dyan-dyan mo na tayo dito. Yung mga kaibigan ko, okay. Pero magtalikod ko siguro, well. Pero, nung narating ko po ito, alam niyo, napaluha po ako. Naalala ko nung ako'y nag-jeep pa, nag-tricycle, nag-bumpas, at lahat ng panliliba na ginagawa sa akin, nung ginagawa ko ito, naalala ko. Pero nung nakarating ako dyan, nagpa-picture ako ng sobrang dami. Lahat ng anggulo ang nasa isip ko, lahat ng negative, itatag ko ang picture na ito sa Facebook nila. At mamamatay sila sa inggit. Lahat, pinagtatatag ko, sige, ano, walang mararating na, hindi ayaman, ay reaction ng mga kaibigan ko, wow, power, kainggit naman yan. Mike, meron pa nag-message eh, pagbalik mo sa Pilipinas, puntahan mo agad ako at sasalin na ako sa inyo. Sagot ko naman, re, huwag ka nang sumali. Negative ka naman. Hindi ka nga kasali, nakarating ako dito. Hindi ka kawalan. Ang sagot sa akin, hindi, sasali na nga. Positive na nga, naniniwala sa'yo. At magsaya 7 accounts pa raw. Ang sagot ko naman, tingnan ko lang kung may time pa ako para sa'yo. Nasaan ako ng halaka, tama ba? Malayo narating ko eh. Isa lang po, bakit nangyari sa akin ito? Sala, dahil ako ay positibong tao. Kaya kung ikaw na umatid ngayon
Diyos yan sa'yo. Yes. Pero kapatid, kung ikaw na nakikinig ngayon ay natutunan ang sarili mo, I'm sorry. I'm sorry. Kahabag-habag ka. Imagine mo, yung member ka na ng AIM Global. Ang pinag-uusapan dito, hahaba ang buhay mo. Puputi ka. Sesexy ka. Magkaganda ka. Magkakotse ka. Magkakabahay ka dito. Magkakasasakyan ka. Makakapag-travel ka around the world. Tapos negative ka pa rin. I am sorry. Hindi ko na alam kung anong bagay ang pwedeng sabihin sa'yo para magpositibo ka. Yes. Ba't ka nalaga? Okay. Ano? Tingnan, sasetono ko sa ano ko dahil sa Global, okay? Tingnan nyo naman. Ito yung mga himala na ginawa ko sa inyo. Sino ang kasayawan ko? Si Maha. Sino ang nanonood sa akin? Kasi sabi, ito naman hindi ko ako. Tumabi ka nga ako muna. Di ba? Ay kung hindi ka mayaman, maglalakas ng loob mo ba maganyan? Ito ah. Okay. Ah, ito ay sa ano, sa Vatican Museum. Ayan. Ano po yan? Gold land, gold ang silip nila. Okay. Ito po ay sa Great Wall of China. Ayan. Nag-jogging lang ako dyan, kaya nagpunta. Baka na mayabangan mo ako kayo. Huwag naman ako yung mayabangan. Pero totoo po, ang motivasyon ko talaga ay mag-jogging lang. Gusto kong ma-experience. Okay. Ito po ay sa Santo San Notre Dame. Okay. Ito po ang aking pick-up na estrada. So kaya yun na ganyan, lalo na mga umatid na training ngayon, kaya yun na kaganyan, meron niyang sumpa. Sa sino mang makakita nito, ay yayaman din. Yes! Okay. Yan, sa Paris. Okay. Ito ay sa Lugan. Sa ano to? Sa, hindi, ano yan? Forbidden City. Isa sa pelikula ni Jet ay dito po ginawa. Okay? Game? Ayan o, si Agena. Kasama ko si Doc o. Game. Acropolis, Athens, Greece. Game. Oh! Ito ang kotse ko. Yan, meron niyang 14 speakers, 12 tweeters, 2 TV, 3 ampli, 46 ang ilaw. Nakabukang makina. At tingin sa lahat. Tingnan niyo mabuti. Pula lahat. Pula. At hindi siya tinted. Kaya siya hindi tinted, siyempre, ako po'y binata pa. Pagdarating ko sa Makati, nagpapakit muna ako ng konti. hindi muna ako bumawa ng konti. Tinitignan ko muna yung mga kababaihan ay nakatingin na. At nakatingin na, bigla akong gagawin. Tingitingin muna ng konti kung saan siya gagawin eh. Siyempre, lalabas akong ganyan. Ay, isa reaksyon ng mga babae. Wow! Ang gwapo ng koto. Ah, ito po ay sa St. Peter Basilica sa Rome. Game. Nagpunta po ako ng Thailand, Malaysia, ng Singapore, at twice pa ako nag-cruise ship. Ayan, ako. Okay, game. Game. Ito ang itsura ng Rome kapag ating gabi. Game. Venice, Switzerland. Game. Ito sa yung Da Vinci Code. Yung pelikula dyan, yung ginawa. Game. Ayan, oh. Wow po. Okay. Ay, sa Singapore. Okay. Ito, Hong Kong trip. Tingnan nyo. Masaya po rito. Alin nyo, seryosohin nyo ang training. Kasi lahat na nakikita nyo mga trip na ito, isang araw, ikaw na ang nandyan. Yes! Okay. Ito, balikan mo. Ito ay habang sa grupo ko lahat. Yan, karamihan. Kasi ito ay Hong Kong 5. Isang eroplano ay pinadala ng AIM Global sa Hong Kong. Libre pamasahe, libre hotel, libre pagkain. At may pocket money pa. So wala akong nakita ang ibang company na ganyan magbigay ng trip. Eh ang SM, kayo pagkalakalaki, kahit crypto ko ba, wala kami. Anong ganyan yung company niyo kung meron mga empleyado dito? Okay. Ito naman ay, yan, tingnan nyo, dati mga kabarkada ko, mga taga-barangay na uhugin. Tingnan nyo kayo, no? Wapo na, di ba? Nagbago na, okay. Ito po ang aking tuta. Oh, papi mo yan, papi ha.
aso. No, puppy po siya. As in, puppy talaga. Maliit pa po siya. Sa lagay niya yan. Hindi, ba't ito sinama? Ba't ito sinaba? Ano po? Reflection to ng buhay ko. Kasi mahilig ako sa aso. Dati ang aso ko ay askal. Galisin na hindi ko mapalitan. Ay umama. Nagbago pati aso. Okay? At, ito, dito nakalibing si St. Mark. Si St. Mark. Di ba meron sa gospel, di ba? May Matthew, may Mark, may Luke, at meron dyan. Si St. Mark dito nakalibing. Dyan na po. Hindi yun ang trigger. Ang mga kalapati nito, hindi daw lumalapit sa hindi ko ako. Tatawa ko, lalapitin sa akin eh. Okay. Ay, wow! Kapit na kapit! Hindi pa. Ayan, Universal Studio. Ayun, kaya ko nakakita ng mga ganyang legs. Alam niyang mamahalin siya. Kaya,
kayo magduda. At ang pinakamasakit, kapag pinagduda mo ng sarili mo, doon na po tapos ang lahat. Well, ang question lagi dito, bakit ba in global ang dapat kong karirin? Bakit dapat ako hindi natitingin sa ibang networking? Una, kapag tinignan nyo mabuti, lahat ng kasagutan ay ginawa na ng AIM Global. Kapag networking po ang hahanapin nyo, pagmasdan nyo mabuti ang ginawa ng AIM. Ayan, ganyan-ganyan po. Ang AIM Global ba ay merong juice na binibenta? Yes. Meron tayong vida, tama ba? Yes. Anong mga company nyo na alam na ang binibenta lang ay talagang juice? Oh, yun. Pataplas, ayan. Etc. Ngayon, meron pa kayo nakitang company na ang binibenta lang ay kape? Marami, yes. Diba? So, ang AIM Global ba pumasok sa coffee industry? Yes. Pumasok po siya. So, ang coffee industry po ay billion dollar company. Billion dollars po industry niyan. At higit sa lahat, hindi lang dollars, pati euro, hindi lang euro, pati peso, lahat ay billion ang sales nila. So, tumapyas lang tayo ng konti doon, malamang-lamang, kikita tayo dito. Ngayon, pumasok ba ang AIM Global sa mga choco drink? Yes. Pumasok din siya. Malakas po ang Milo, malakas ang Ovaltine. So, kuha tayo ng sales na maganda doon. So, tatapyas tayo. Pumasok ba ang AIM Global sa mga vitamins? Yes. Oh, meron na tayo. At kompleto pa siya, compare sa iba. Pumasok ba ang AIM Global sa beauty products? Yes. Pumasok. Maraming networking, beauty products lang. Itong pinakamalupit. Pinasok ba ng AIM Global ang scholarship? Yes. Pinasok ba medical check-up? Yes. Pinasok ba ang insurance? Yes. Kapag pinagmasdan nyo lahat, wala ka nang itatapon sa marketing plan ng AIM Global sa benefits ito at sa produkto ng ating company. Yes. Ngayon, ito pa ang question. Ang AIM Global pa ay nangangarap tumagal? Yes. Oo naman, nangangarap po. Kaya masarap itong gawin. Kaya ang training na ito ay napakasarap. Alam mo bakit? Habang nagte-training tayo dito, may future na naghihintay sa'yo. Magseryoso ka, kapatid. Dahil ang AIM Global, hindi ito pangmadalian lang company. Ang iniisip po ng ating company ay magtagal at hindi magsara. Hindi tulad ng ating mga competitors, kapag kumita na ng malaki, isasara na. Paano mo masasabing hindi talaga siya isasara? Una, tayo po ay magiging manufacturing company na ang AIM Global. Ibig sabihin, sa ngayon po, ang ginagawa natin tayo ay nagpapagawa ng kape sa mga company gumagawa ng kape. Nagpapagawa tayo ng choco, yung mga juice natin, iba pong company ang gumagawa noon. At sinusuplayan tayo. Ang pinaka-good news, ngayon ang AIM Global ay nagtatayo na ng sariling manufacturing company. May building na po tinatayo. Ang ibig sabihin, tayo po ay mag-hire ng mga empleyado. Magkakaroon tayo ng kontribusyon ng malaking sa lipunan. Yun na po yung nasa isip ng AIM Global. Pangmatagalan na po ito. At higit sa lahat, ang AIM Global ngayon ay nagtatayo na ng 8 stories building. Iyan ang mga plano ng AIM Global. Na dyan lahat gagawin ng mga seminars at lahat-lahat. Palakpakan niyo naman. So ganito katatag ang AIM Global. Hindi po question ang products. Dahil ang products ay the best po lahat yun. Hindi rin question ang marketing plan. Dahil hybrid po ang marketing plan natin. Yes. Hindi rin po question ang paglabas nyo ng 7980. Dahil lahat ay maglalabas po talaga doon. Hindi rin question ang mga may-ari. Ang questionin mo ay ang iyong sarili. Yes. Ang questionin mo ngayon ay ikaw, kapatid. Ikaw. Yes. Dahil walang magpapayaman sa'yo, kundi ikaw. Yeah. Eh ano ngayon kung maganda ang building nyo? Eh ano ngayon kung maganda ang produkto nyo? Eh ano ngayon kung perfect nyo na lahat? Eh ikaw na nagbayad ng 7980 eh hindi perfect. Gumagani-ganito ka. Alanganin ka. Kung sa babae, hindi ka alam kung babae o lalaki. Hindi ka makakadidesisyon sa buhay mo. I am sorry. Masakit ako magsalita, pero totoo yun. Ang ganito ko negosyo ay walang pinagkaiba ito sa gym. Oh,
pangalan mo. Kapag ikaw nag-7980, iyan, kasali ka na sa AIM Global. Wala akong pinagkaiba ang dalawang iyan. Ang mag-jeep at sumali sa AIM Global. May assurance ba na gaganda ang katawan mo? Magiging sexy ka pag naglabas ka ng 30,000 at nag-enroll ka sa jeep? Wala. May assurance ni pang yayaman ka pag naglabas ka ng 780? Wala rin! Pareho po siya. Bakit? Depende sa gagawin mo. Kapag ikaw ay naglabas ng 30,000, hindi ka naman magaganda katawan, hindi ka naman papayat eh. Para pumayat ka, gumanda ang katawan, at sumeksi, anong gagawin mo? Gigising ka na maaga. Magsasakripisyo ka. Bubuhatin mo yung mga bakal doon. Hala, magagaganyan ka doon. Lahat ay gagawin mo. Obviously, kapag ginawa mo yun, gaganda katawan mo. Walang duda. Pero naglabas ka ng 780, wala kang ginawa. Mababago ba ang buhay mo? Naglabas ka ng 780, ay puro negative ka naman. Pag pinag-invite, walang invite. Kapag power, power tayo, hindi power. Ano mangyayari sa'yo, kapatid? Tapos nangangarap ka. Magkakakotse na. Ano magkakakotse? Yun yung pag-invite, hindi mo magawa. Ay, ang sarap naman tingnan ng mga pictures kong yun. Ay, ako Diyos ko, kapag ganun po ang inyong katwiran, mahirap. Kailangan panggigil ka para sa sarili. So wala na tayo masasabi sa AIM Global. Perfect na po siya. So again, wala dapat pagdudahan. Dahil ang duda ay pagdudahan mo rin lang. Hindi ka dapat matakot sa failure dahil kailangan mo talaga halapin ang failure. Hindi pwede hindi tayo dadaan. Well, ang question dito, ito malaking question. Bakit mo ito gagawin? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ito gagawin? Bakit? Kapatid, bakit? Kaya mo ba ito gagawin? Dahil napilitan ka lamang? Dahil ang kaibigan mo ay nandito na? Bakit mo ito gagawin? Dahil ba pinilit ka ng nanay mo? Bakit mo ito gagawin? Dahil ba ang crush mo ay nandiyan? Bakit mo ito gagawin? Kasi mga kapederasyon mo, oh, nandiyan na lahat. Bakit ko ito gagawin? Bakit? Ito mga tanong eh. Bakit? Malaking bakit. Ako, matamaliwanag po. Kaya ko ito ginawa. Una, gusto kong mapaunlad ang pamilya ko. Second, gusto kong mabago ang buhay ng nanay at tatay. Third, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Fourth, gusto kong makapag-travel. And fifth, gusto kong makatulong sa maraming tao. Ikaw, bakit mo ito gagawin? Bakit? Kapag ang dahilan mo ay hindi mataas, kapatid, I'm sorry. I'm sorry, mawawala ka dito. Baka ikaw yung asong nakiaw-aw lang. Alam nyo bang nakikiaw-aw lang ang aso? Ang aso. Nakakita na ba kayo ng aso? Ang aso. Hindi ko parang drawing eh. Aso. Nakakita ng multo. Hindi, nakakita ng multo ang aso. Ay, di ba talagang tatakpuan niya? Pero, alam nyo ba may mga aso sa tabi din yan? At makikiaw-aw. Tama ba? Sasano na ba? Makikahapon. Makikahapon. Along the way, itong mga ito ay titigil. Believe me, titigil sila. Ito lamang ang magpapatuloy. Hanggang sa dulo yan. Bakit? Maliwanag ang dahilan niya. Kasi siya ang nakakita ng multo. Itong mga ito ay nakiaw-aw lang. Baka ikaw na umatay dito, nagbayad ka ng 780, nakiaw-aw ka rin lang. Ay, nakuso-puso ng AIM Global. Sama na rin ako dyan. I'm sorry. Hindi maliwanag ang dahilan mo. Para ako magigil kayo dito, ano talaga ang dahilan mo?
gagawin mo ito? Mamaya ko po i-discuss yan ng mas malalim sa huli. Well, ang ganito pong negosyo, simple lang. Para magtagumpay po kayo, letter A, kailangan maayos ang attitude mo. Attitude po ang lahat, magsisimula. Kilala niyo po ba si Mike Tyson? Si Mike Tyson ay boksingero. Nasa Guinness Book of World Record. Pinakabatang naging boksingero. Pinakamagaling. Pinakamalakas. 18 years old. First round pa lang. Knockout na. Doon siya nakilala. Pero, yumaman ang yumaman, si Tyson. Kilalang kilala. Pero one day, ang attitude niya ay hindi niya ginard. Hindi niya binantayan. Nasira. Nakulong. Nag-rape. At paglabas, nagagat pa ng tenga ni Holyfield. Si Tyson, dahil umagsak ang attitude niya, kahit sikat na sikat, ngayon, ay huwag maingay mga kabataan, huwag maingay ha. Ngayon, si Tyson nasaan? Isa na po siya sa pinakamahirap at ang dami niyang utang. Kaya tingnan niyo mabuti ang inyong attitude. Anong attitude meron ka sa negosyo nito? Kapag ang attitude mo ay bagsak, bagsak din ang kita mo. Maganda po ang networking. Alam niyo kung bakit? Ang networking po ay sukatan kung maganda ang ugali mo at hindi. Magtaka ka. Kung 3 years ka na dito at walang sumasali kayo sa'yo kahit isa, suriin mo ang iyong buti. Sama akong ugali. Pantayan na ka. Letter D. Yung belief level nyo, taasan nyo. Belief level sa company, belief level sa products, belief level sa mga kasama natin, sa crossline, sa downline, sa upline, at higit sa lahat, belief level sa Diyos. Kailangan ibigay mo ang buong belief mo dito, ang buong paniniwala mo na yayaman ka. Kapag po ang mag-asawa ay wala ng tiwala sa isa't isa, hindi maganda ang samahan. Kapag ang mag-asawa ay nagduda na at asawa niya, may pinuntahan, hindi agad nakapag-text, nagduda na. Baka meron ng babae, baka meron ng ginagawa. Yung belief level mo ay mababa na. Yun naman pala kaya hindi nakapag-text ay naloba. Charing. Tandaan niyo po, belief level. Maniwala kayong may gagawin ang AIM Global para sa iyo. Kapag alam mong may gagawin ang AIM Global para sa iyo, hindi masama, maniwala ka. Naniniwala po kayo sa Diyos na ibibigay sa inyo kung ano ang inyong mga dinarasal, mga panalangin. Ibibigay na yun kapag inusto at naniwala ka. Let's see. Commitment. Mahalaga po, yayamang ikaw ay nagbayad na rin lamang ng 7980 dito, i-commit mo na ang sarili mo. Commit. Ano ba ang commitment? Masarap po tingnan ang commitment sa isang babae at lalaki. Kapag ang lalaki ay nanliligaw pa sa babae, ano ang gagawin? Napaka-sweet. Kapag tatawid sa daan, talagang inaalalayan. Kapag kakain sa restaurant, siya mag-order. Kapag may dumi sa kanyang kilay, sa kanyang mukha, kahit walang dumi, ginaganyang-ganyang pa. Committed talaga. Kapag kumakain na sa Jollibee, kumagat ng burger, may ketchup, nalagyan ito.
20 years. Mag-aasawa na. Kapag nag-asawa na, committed sa isang isa. Talagang lambingan. 1 month, 2 months, after a year. Hanggang si Mrs. ay nanganak na. Pag si Mrs. ay nakapanganak na, ano na ang mangyayari? Ang tatay, kapag tatlo ng anak, tatawid sa daan. Ang tatay ay naog na. At nagagalit pa. Dalian nyo! Kapag naman uupo na sa restaurant. Sa Jollibee again. Ang nanay ang mag-o-order. At ang tatay ay nakaganyan. At kapag ang nanay ay kumagat na ng ketchup at nalagyan ulit ito, ano ang sabi ng lalaki? Ito ang tisyo, punasan mo ang baboy mo. Nawala na ang commitment. Nawala na! Kailangan po sa negosyo ito, huwag iwawala ang commitment. Kung paano kayo nanggigil yung burning desire nyo, kung kayo nagsisimula, huwag pong mawawala. So ako po may natutunan, kailangan lagi kang nakikisama sa apoy kapag ikaw ay nawawalan ng apoy. Ang ganitong negosyo, believe me, para itong bonfire. Ang bonfire po, kahoy, ganyan, nagliliyak ang lahat. Nagliliyak! Pero ang isang ito, ilagay mo dito, kahit anong baga nito, at kahit nagbabaga pa siya, pag napahiwalay siya sa grupo, mawawalan po ng apoy ang isang ito. Every time na makakaramdam po kayo ng panghihina, pumunta kayo sa opisina. Kapag may mga gathering, makisama kayo. Huwag kayong mawawala. Dahil ang commitment nyo ay pabagahin lagi ang inyong sarili. And letter D, discouragement. Huwag kayo mag-discourage every time na nare-reject kayo. Every time na may negative na dumarating sa buhay nyo, huwag kayo mag-discourage. Huwag mong entertainin ang discouragement. Ituring mo siyang parang kapag naglalakad ka, nakakita ka ng anong gagawin mo? Huwag mong entertainin. Bakit? Meron bang tao kapag nakakita ng wow, ang cute naman. Wow. Oh nga. So what? Kasi tayo po ay may damdamin. Kapag dinidiscourage sa'yo, nanghihina rin tayo. Dahil tao lang. So kailangan iwasan natin ang discourage. Letter E. Excitement level. Kailangan excited kayo. Kapag mag-asawa, nag-abroad si Mrs. o nag-abroad si Mr. Kapag 1 week na lang, pabalik ng asawa, di ba excited ka? Sa Saturday, darating ka ang aking asawa. Monday pa lang, nag-prepare ka na. Tuesday pa lang, tinitignan mo na yung orasan. Excited ka. At yung feelings na yon ay masarap pong ulit-ulitin. Kapag excited. Kapag alam mo nang sasagutin ka na ng nililigawan, eh di ba excited ka? What if, madam, magkakakotse ko na after a week? Pag-gising mo pa lang, di ba excited ka na? Siyempre. What if nagawa na yung blueprint ng bahay mo at sir, 1 month before, after this day, itatayo na ang bahay mo.
mararamdaman mo. Excited ka. So every time na ginagawa niyo pong itong negosyo ito, maging excited po kayo. Yung excitement level ay taasan. Huwag kayo makikinig ng mga dyaryo, ng mga TV, manood, ng mga negative na bagay. Dahil nakakawala siya ng excitement level ng tao. Maging excited. Kasi kapag excited ka, ang universe ay nakatingin. Ang universe ay babaguhin niya kung ano ang dapat sa'yo kapag excited. Pero kapag ikaw yung tao, walang excitement na nararamdaman. Hindi ka excited sa mangyayari sa buhay mo. Na pagbukas mo pa lang ng umaga-umaga na ng radyo, ang gusto mong kanta ay, di ko yan, di ko kayang tanggapin. Yung mga ganun. I'm sorry. Bumabagal ang result kapag ganun. Iwasan niyo po siya. Lagi niyo lang pakinggan ay mga positibong bagay. Dahil hindi makatulong ang negatibong bagay sa excitement. What if? Lahat na nakita niyo yung picture. After 6 months, ikaw ay pupunta rin. Wow. After 1 month, may kotse ka na. Ano kaya ang gagawin mong kilo sa global? Magsisipag ka, tama? When? Ito ay pinakamahalaga. Power the resident. Yaman din lang, naglabas na kayo ng 7980. Kinumit na rin ang sarili. Inaayos nyo ang inyong attitude. Naniniwala ka naman sa company. Committed ka sa yung global. Hindi ka na tinatalaman ng discouragement. At excited ka lagi. Ang baguhin mo ay ito. Power dressing. Mahalaga sa negosyo natin ay ang power dressing. Ano ba yung power dressing? Hindi lamang po ito sa damit. Kapag nagmamarket na kayo ng ganito, inom muna ako. Naku-conscious ako dahil may nagbibidyo. Yes. Kumusta na, brother? Good luck sa'yo. Yes. Ingatan mo ang video yan. Habang ginagawa mo in global, isinusumpa ko. Balik-balikan mo lang lahat ng mga sinabi. Yeah. Ikaw lang susunod na magkikinig. Yes! Power! Power! Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang nanay mo hindi naniniwala sa'yo? Hindi ka ba nagtataka? Bakit yung kapatid mo hindi mo ma-recruit? Hindi ka ba nagtataka? Baka mga tiyuhin mo, mga pinsan mo, mga kapitbahay mo, hindi mo ma-recruit? Bantayan ang power dressing. Baka naman power na power ka lang. Eh, ang damit mo, hindi mo binabago. Baka naman pumunta ka sa kaibigan mo, amoy kutok ka pa. Baka naman kumakausap ka ng tao, bad breath ka pa. Ang power dressing po ay hindi lamang sa damit. Mahalaga sa negosyo ito, ayusin ang pandadamit. At higit sa lahat, tandaan nyo, hindi mahalaga ang mahalang damit mo. Ang mahalaga ay malinis, formal at maayos. At mag-invest po kayo sa sapatos. Sapatos! Kapag ginagawa nyo ng negosyo nito, make sure maganda ang sapatos mo. Baka discuss ka ng discuss, yung sapatos mo ay humana na. Maganda po ang sapatos sa'yo, medyo tilos,
lahat lumuha na nga. Contradiction sa sinasabi mo, tama ba? Yes. So, good news, baguhin ang power dressing. At itong tanong, bakit nga yung mga kamag-anak mo hindi mo ma-recruit? Lalo na yung mga kasama mo talaga sa bahay. Maniniwala ba yung nanay na pagdarating ka sa bahay niyo, power na power ka? Aalis ako, nanay. Power! Ayaman ako, nanay! Pero, ang nanay mo ang naglalaban ng brief mo. At tuwing lalaban ng nanay mo, ng kapatid mo, o ng asawa mo ang iyong brief, ay bili mo lamang sa palengke na maluwag na ang cutter. Ano ang iisipin nila? Talagang itong aking anak ay power na power ni Ambrick ay hindi mapalitan. Kailangan power dressing. Ang una niyo pong i-goal ay ayusin ang inyong sarili. Panlabas. Dahil unang tinitingnan ng tao, panlabas. Every week, kailangan pinababago sa sarili mo. The moment na nag-buy ka ng 7980, may pa-projecting ka agad sa sarili mo. Kung ikaw yung babae na kailanman hindi pa nakakapag-rebal, na talaga namang puro lisa, puro puti pa ang ego, lasunin mo. Para mamatay ang mga puto. Tapos mag-rebal. Pagkatapos mo mag-rebal, lahat na kaibigan may pupuntahan mo. Believe me, may effect po siya. Madal na ganyan ko pa. Anong iisipin nila? Aba, kumikita. Bumili ka agad ng isang dosenang brick na mamahalin. Yung mga jockey. Itapon mo lahat ng mga brick mo ng mga pangit. Pag naglaban na nanay mo, aba ang anak ko, kumita lang sa envelope. Yung mga sapatos mo nabulok na, palitan mo unti-unti. Power dress. Kapag ang cellphone mo ay Nokia, at may rubber band pa, sakabi mo may tapo na yan. Kung may beeper pa, ilagay mo na sa basurahan. Bakit ko ito sinasabi sa iyo? Mahalaga po sa maliliit na bagay, nakikita ng ating kapwa na may pagbabago at may nangyari simula nang sumali tayo sa Imlo. Yes. Kapag wala ko nakikita pagbabago, I'm sorry. Kung ikaw ay upline, power na power ka. Wala nakikita pagbabago sa iyo ng downline mo, hindi sila mapapower sa iyo. Kapag ikaw ay downline, nagpapapower ka, wala naman nakikita sa iyo ang upline mo. Hindi siya mapapower sa iyo. Ang tunay na power, unti-unti, every week, binabago ang sarili. Kapag hindi ka nakapagpagupit, hindi ka nakapag-gel, please lang, magpagupit ka at bumili ka naman ng gel every time na harap mo sa tao. Anong susunod? Pag maganda na ang brief, maganda na ang pantalon, maayos na ang sapatos, yan, susunod, laptop. Baguhin ang laptop na dala, mag-invest dahil negosyo natin. Kasama po yung sa power dressing. Well, ma-perfect nyo lang to. Good news. Maniwala kayo sa akin, after 2 weeks, marami ang paintings nyo. Ang networking po, umiikot lang talaga siya sa 5 bagay. Yung tinatawag na 5 fingers. Lahat na nagbayad ng 7980, kailangan alam nyo kung paano i-discuss ang 5 fingers. Kapag may bumili na po ng package sa BCO, o nakita mong bagong member, obligasyon na nag-invite o nag-recruit na i-5 fingers siya. Huwag na huwag kong kalimutan.
fingers na. Malay. Ang five fingers ko, madali nyo matandaan, ito sa ibang NGO, ginagamit na nila ng tinatawag na skills. Okay. So ako, strategy ko, gawin siyang five fingers. Limang mga dalil. Ibukha ang dalil. Lima. Lima. Number one. Prospect list. Mahalaga po may prospect list tayo dito. Hindi pwede na puro sa cellphone lang. Hindi rin pwede nasa isip lang. Kailangan isulat. Ang prospect list po kailangan nahati sa tatlo. Letter A. Ito yung mga kilala mo na may pera, positibong tao, at ang tawag dyan ay may tiwala sa'yo at kalad-kari. Meron tayong mga kaibigan na kalad-kari, tama ba? Yes. Iba, sasabihin mo ganito, umating ka ng seminar, magdala ka ng 8,000, at sasali na tayo sa Global. Huwag ka na magtanong. Oo, punta na yun. Ang tawag doon ay kalad-kari. Letter B. Ito naman yung mga taong magsasabi sa'yo, sasali ako dyan kapag may cheque ka na. Pag may kinikita ka na. Letter C. Ito yung mga taong walang kwenta. Sasali lamang ako dyan kapag may kotse ka na at may bahay na at mayamang-mayamang ka. Ang uunahin mo ay ito. Bakit? Kapag sumali sila, may kita ka na pwede mo nang ipakita kay B. Marirecruit mo rin siya. Kapag narecruit mo na siya, may kotse ka na. Pwede mo nang balikan si C. At lahat kayo, at member mo na silang lahat. May technique sa prospect list. Palapakan nyo na. Palapakan nyo, palapakan kayo. Ang prospect list po, kailangan, pag ginagawa nyo na ito, spiral technique. Ano po yung spiral technique? Ang spiral technique, simulan mo yung mga kapitbahay mo na recruitin. Yan lang. Diyan lang muna. Huwag patalon-talon. Meron kasi sumali. Upline, puntahan natin taga Baguio. Upline, puntahan natin taga Davao. Upline, puntahan natin taga Sambuanga. Upline, puntahan natin taga Singapore. Pagpatalon-talon ka, mag-network sa prospect list mo, wala kang priority, mahirapan ka dito. Kasi kapag bago ka, siyempre ko konti pang pera mo. Hindi pa ganun ka habang yung PC para makipaglaban at mapunta na iba't ibang bansa. So unahin niyo po mga nasa paligid. Second, invitation. Mag-invite.